Well, guys, nandito tayo ngayon sa harap ng B-Ship at nakikita nyo naman kung gaano kahaba ang pila dito. May mga members po tayo ng Buhay sa Cruise Ship yan. Ayan. At ito, kasama ko ulit si Mama Tet. Hello again. Alright, Mama Tet, ito hot topic to, no, na dapat nating pag-usapan. Gaano ba talaga kahalaga ang working experience? Yes, actually, sa pag-a-apply na rin sa barko, experience or working experience is the man. Dapat, syempre, related sa position na ina-applyan. Syempre, it's a key or it's their stepping stone para nga magkaroon sila ng gate pass para makapag-barko. Halimbawa, ako ba ay nagtatrabaho lang sa Jollibee? Which is nagtrabaho ako dati noon. Yes. Pwede na ba yung experience na yun para okay. Makapasok? So, since we said na kailangan natin ng working experience, I don't discourage naman totally. Pero weak talaga yung profile. Weak. So, when we say we need an experience from 4 to 5 star hotel, yun talaga yung malaking key to be in with the cruise line. Yes. Kasi, syempre, ibang-iba naman kasi yung setup ng fast food sa mga fine dining restaurant na hinahanap. Iba kasi yung standards, training, and whatsoever. I don't say na we don't accept candidates from a fast food chain. But, mas malaki yung chance natin ma-accept once na meron tayong experience sa mga hotels at least 1 year above. Ito, may mga katanungan din dito. Marami ring mga barista lalo na from Middle East. Yes, no? Anong masasabi mo naman doon? Pwede na ba yung ganung position? Okay, para for barista kasi at this time, dito sa Bishop, that position is not open. We are open for bartenders. And we know the fact that barista and bartenders are different. Are different, yes. So, mas open kami or we have opportunities dun sa mga bartenders than sa barista. So, what we are doing is no vacancy at this time. Okay. So yan guys, meron ka pa bang i-add, Mama Tet, about working experience para nga naman yung mga applicants natin makapaghanda na sila at makapag-ready? Siyempre, okay. Experience, yan dapat ang i-work out natin. And while we are working, we have to build our confidence, especially kasi ito ay international opportunity. And hindi naman tayo pwede magkakalala. So communication also is the key to success. Yes. And natural sa interview ang nervousness. Pero, you have to be more confident and dapat, ano yung natural na lumalabas yun eh. When you have your communication, when you have your working experience, any questions that may be asked to you, masasagot mo yun ng tama. Or, natural lang, honesty lang naman. Yes. Kung ano yung, kasi hindi naman kami magtatanong nang hindi nyo ginagawa. Or, if hindi na talaga alam yun, you may say na hindi talaga yun. Kaya, than pretending na, parang book knowledge na lang lahat. Google will help you, pero huwag nyo naman kabisahin kasi hindi naman talaga yun yung trabaho nyo. Tama. So, huwag maliligaw, we are near the DFA Makabagal across SNR. Okay, dito SNR, sa no? SNR, so Asyana City po. Asyana 2. So yan guys, visit na kayo dito at mag-apply na po kayo. Pero meron po akong vlog yan. Kung ano po ang step na gagawin nyo bago muna mag-apply dito sa Bishop. Okay. Marami pong salamat sa inyo. And thank you everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, Mama Tet, pasokan na sila dito. Oo, grabe ang pila. Haba. Medyo kasi syempre. Oo. Pero ano naman yan, organized naman yan pagdating sa loob. Ah, sa loob. Oo, kasi meron yan sila kumuha ng appointment slip. And then meron silang parang yung mga recently nagwalk-in sa amin, naka-stop na. Or meron na silang tatak yung CV nila, Budas Gate Pass. Ah, okay. So yung may mga pina-report lang namin, appointment slip lang para ROJTs are helping namin kadalas.